Ang mundo ba nating ito na ating ginagalawan ay para sa tao? Nais kong sabihin sa inyo, ang mundong ito na ginagalawan natin ay hindi para sa atin. Kung papansinin po natin, ang mundong ito ating ginagalawan, nandito ang lindol, mga salot, gera, mga karamdaman, mga problema. At masasabi mo bang ligtas ka sa mundong ito? Ngayon, pag-aralan po natin kung ano ang sinasabi sa Biblia tungkol sa mundong ito. Nang likain ng Diyos ang mundo, ang unang itinira niya dito ay walang iba kundi si Eva't Adan. Ngunit doon mismo sa paraiso, nagkasala si Eva't Adan sa Diyos sa pagkain ng bunga na nagbibigay ng talino at kaalaman tungkol sa mabuti't masama. Kaya ang Diyos ay napilitan sila ay palayasin sa paraiso. Sinabi sa Genesis chapter 3 verse 17 hanggang 18, sinabi rin niya sa lalaki, "Dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ko sa iyo, susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik. Ang kakainin mo'y hanggang sa mga pananim sa bukid." Sinabi nga rito na susumpain ng Diyos ang lupa. So, anong lupa ba yon? Lupa sa halamanan ng Eden o lupa sa labas ng Eden? Kaya nga sinabi rito sa Genesis chapter 3 verse 24, nang mapaalis na ang ng Panginoon Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At nalagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para wala makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Kaya nga kung ating iisipin na pinaalis ng Panginoon si Eva't Adan sa hardin, sa paraiso. Kaya nung sila ay lumabas sa paraiso, etong mundo na ating ginagalawan, dito sila nilagay. Kaya dito sa mundong ito, ang tao ay meron ng kamatayan. Sinabi niya sa Genesis chapter 19, kinakailangan magpakahirap ka ng husto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin pabalik. Kumbaga sinabi na ng Diyos na ang tao kahit anong gawin niyang proteksyon o anumang gawin niya sa kanyang katawan o anumang vitamins ang gawin niya sa kanyang buhay o ingatan man niya ang kanyang sarili kung sasari-saring proteksyon, darating at darating ang kapanahunan na sinasabi ng Diyos, sa lupa ka nang galing, babalik ka rin sa lupa. At sino naman ang makakasama ni Eva't Adan dito sa mundo? Meron bang nauna dito sa mundo? Ang mundong binabanggit ko, yung pinagtapunan o kung saan sila pinalaya sa Eva't Adan. Kaya kung mapapansin po natin, nung simula ng palayasin si Eva't Adan, magulo na. Mismo ang anak niya, si Cain at si Abel, ay may problema na. Bakit mismo si Cain ay pinatay niya si Abel? Ibig sabihin, nagkaroon na ng kasamaan ang mundo.
sa unang pamilya pa lang, nagkaroon na ng patayad. Bakit? Ano bang klaseng mundo ang meron tayo ngayon? At sino ang kasama ng mga tao dito sa mundo? Bagamat may relasyon ang tao sa mundo, meron tayong, sabi nga eh, dapat gawin sa mundong ito na tayo gumawa ng mabuti at huwag tayo gumawa ng masama. Pero bakit marami tao ang nagiging masama at marami namang gustong gumawa ng mabuti? Kaya sinabi sa pahayag 12 verse 9, kaya't itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinawag na Diablo o Satanas, na naninilang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon sila sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. So, ibig sabihin, sa mundo na ginagalawan natin, nandito rin si Satanas na dumaya pa sa mga tao at dito rin sila tinapon. Kaya nga si Satanas ay mayabang nung ang Panginoon ay nagkatawang lupa, ang ating Panginoon Jesus, ang mundo ring ito ang inalok niya para sambahin siya ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa Lucas chapter 4 verse 5 and 7, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang iglap ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kaharian ito, dahil pinagkatiwala sa akin ang mga iyan at ibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapasa iyo ang lahat ng iyan. Kung papansinin po natin, yung labas ng Eden, itong mundo natin ay pinagkatiwala pala to kay Satanas. So ibig sabihin, siya ang nagahari sa mundong ito at ito ang kanyang pinagmamalaki. Ibig sabihin, tayo ay mga dayuhan lang sa mundong ito at dapat hindi natin ito minamahal. Kaya nga sabi 1 Peter 2 verse 11, mga minamahal, mga dayuhan lang kayo, nakikitira lang sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, ang mundong ito ay talagang pansamantala lang. Kung ikaw ay panampalataya sa Diyos, hindi natin iibigin ang mundong ito. Mas iibigin natin ang kaharian ng Diyos kung tayo ay may pananampalataya. Kaya nga yung mga nabubuhay ng mga tao noon nung may panampalataya, sinabi sa Hebrew 11:12, itinuring nilang mga dayuhan ang sarili nila na nirahan lang sa mundong ito. Ibig sabihin ng taong may pananampalataya, ang taong may pag-ibig sa Panginoon, ay hindi minamahal ang mundo, kundi dayuhan lang sila sa mundong ito. So, ibig sabihin, mga kapatid, dayuhan lang tayo sa mundong ito. Hindi ito nilalang ng Diyos, itong klaseng mundong ito na para sa atin. Tayo ay pansamantala lang dito, sapagkat ang lugar na ito ay sumpa. Sapagkat dito, may sakit, may kaguluhan, may gera, may problema, may masama. Kasama natin dito masamang tao, mabuting tao. At nandito rin ang Diablo. Nandito rin, sabi nga, ang mga kampo ng kaaway. Pero ang mga taong may panampalataya sa Diyos, kasama nila si Kristo. Kaya nga mga kapatid, huwag nating mahalin ang sanlibutan. Sapagkat sinabi sa Santiago 4 verse 4, ang sino magnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manampalataya. Bagamat may kamatayan ang ating physical na katawan, meron naman tayong buhay na walang hanggan sa Panginoon.
Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo matakot sa anumang sinasabi nilang mga salot o sinasabi nilang mga sakunang mangyayari. Lilipas ang buhay natin. At ang buhay namang ito na pinagkatiwala mo sa Panginoon ay papalitan niya ng buhay na walang hanggan. Sana po, i-share niyo po ito at i-like ang mensaheng ito para po marami pong maabot at marami pong makilala sa Panginoon. God bless you po sa inyong lahat.